paminit sa inyo ng mga kunog. Ang gagawin niyo, kilalanin anong ori ng mga kunog ito at pagkatapos, ano ba ang mensahe ng bawat kunog? Ipikit, walang titingin sa telebisyon. Lahat, ipikit ang mata. Ibuka ang iyong mga mata. Ngayon, ano ba ang inyong naririnig? Or anong tunog ang inyong narinig? Donut si Mom. Yes, bless. Tunog ng pusa. O, maliban pa doon? Tunog ng aso. Maliban sa tunog ng hayop. Ano bang tunog? Tama. Tunog ng ulan. Or pag umuulan, anong muna ang ating maririnig? Ha? Okay, mayroong tunog ng isang or mga kulog na tunog. Tunog ng kulog. Maliban pa nun, ano pa? Yes. Tunog ng bumbero. Now, ano ba ang mensahe sa mga sa tunog na ipaliwatig tulad ng kulog? Ano ibig sabihin? Ha? Yes, anak? Ulan. Pag may kulog, marapit na? Ulan. Umuo? Ulan. Very good. How about yung fire trucks or bumbiro? Meron. Yes, anak? Meron. Okay. Okay, so yung mga tunog ng mga hayo. Bakit kumakahul ang aso? Hi, patient. Yes, Diana. Kasi nagugutom. Okay, so, mga bata, mayroon akong ipapakitang larawan. Okay. Oh, so, mayroon kayong nakikita? Okay, so, ano ito? Yes, Laika, ano ito? Gitara. Okay, ito ay isang gitara. Nakalaro na ba kayo ng gitara? Opo! Okay, ngayon, alam niyo ba kung paano gamitin ang gitara? Opo! Ha? Diana, kung paano gagamitin. Ano ang dapat natin gagawin upang malalaman natin kung paano gamitin ang gitara? Mag-search tayo sa Google, di ba? Makikita natin kung paano gagamitin ang gitara. Ano ito? Bago natin tatalakayin ang isang kwento, tingnan muna natin yung mga sagabal na salita. Aalisin muna natin ang mga sagabal or palasantaan. Okay, tingnan nyo ang larawang ito. Ano ba ang nais ipahiwatig sa tawang ito? Marami aklat. O, kapag marami aklat, ano kaya? O anong lugar iyan? Yes, Diana. Library. Okay, iyan. Pangalawang larawan. Siya ang makikita natin na tao na namamahala sa library. Siya ay? Library. Yes? Library. Yes? Sana? Library. Oh. Pangatlong larawan. Saan natin makikita ang larawan ito? Ma'am? Yes? Okay. Meron, ikikwento ko sa inyo ang isang kwento gamit ang puppet or picture puppet. Okay, so ang pamagat ng kwento, si Chili at ang mga aklat. So makinig mabuti para maintindihan ang kwento. Okay, sa isang aklatan, sa isang paaralan, may isang bata na mahilig umasa ng aklat. Siya si Chili. Mataas at patas ang libro na binasa ni Chili sa kanilang aklatan. So, basa siya ng buzzword, may impit na tuwa sa tuwing mayroon siyang nakikita na makakatuwang salita. Kaya si Chili. Naintindihan niyo ba ang kwento? Oo!
sa kwento ay ano? Chili. O isang up. Ang bata sa kwento? Ang bata sa kwento ay si Chili. Ano ang ginagawa ni Chili sa... Ano ang ginagawa niya sa loob ng library? Or sa aklatan? Yes. Nagbabasa. Nagbabasa ng... aklat. So, saan ba natin makikita ang mga iba't ibang uri ng aklat? Saan ba natin makikita? Yes, Angel. Okay. Now, kailan ba tayo pupunta sa aklatan? Yes, Angelica. Now, mga baka, sa pagtatalakay ko ng kwentong ito, anong panghalip na pananong ang aking ginagamit? Okay, Diana? Ano? Ano? Mariban pa no? Angelique? Very good. Saan? Sino? Lahat? Sino? Ano? Kailan? Saan? Okay. Now, kung magtatanong tayo or anong panghalip na pananong ang gagamitin kung gusto nating sagot ay pangalan ng tao. Yes, Diana? Sino. Kapag gusto nating malaman ang or ang sagot sa ating tanong ay pangalan ng tao, gagamitin natin ang panghalip na pananong sino. Ano naman panghalip pananong ang gagamitin kung gusto natin or ang sagot ay pangalan ng isang bagay? Another hand. Yes, Jeff? Okay, gagamit tayo ng panghalip na ano. Ano naman ang panghalip pananong na gusto nating malaman ang pangalan ng isang lugar? Yes. Saan? Ahatiin ko kayo sa apat na grupo. Ito ang group 1, group 2, group 3 at saka group 4. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang kwento, maikling kwento. Pagkatapos, bubuo kayo ng apat na tanong batay sa kwentong iyong binabasa. Uy, ano ginagawa niyo? Saan niyo dito? Tandang pananong sa hulihan na bawat pangungusap. Mga bata, tapos na ba kayo? Oo! Okay, so ipasa niyo ang inyong papel sa unahan ng inyong upuan at pupunin ko mamaya. Okay? So, naintindihan? Naintindihan ba? Oo! Okay. Sa inyong pagdang aralin, sumulat kayo ng apat na katanungan na nais niyong itanong sa ating presidente ng Pilipinas tungkol sa programa ng pamahalaan para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Naintindihan? Oo. Ilang tanong? Apat. Okay, apat na tanong para ipaabot natin sa ating mahal na Pangulo. Okay.